Nahulikam ang pagbangga ng isang SUV sa isang rider ng motorsiklo sa Malasiki, Pangasinan. Tinakasan ng driver ng SUV ang sumemplang na rider. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Sa kuha ng CCTV camera sa isang kalsada sa Malasiki, Pangasinan, makikita ang isang SUV na tinangkang unahan ng sinusunod ng motorsiklo. Pero tila nabitin nito kaya nasagi ang motor. Sumemplang ang motorsiklo. Natanggal naman ang isang bahagi ng SUV dahil sa lakas ng banggaan. Pero kasunod ng pangyayari, humarurot palis ang SUV. Ang 50-anyos na rider na si Rolando Banyes nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabalian pa siya ng paa. Hindi naman nakuha ng mga tao sa lugar ang plate number ng tumakas na SUV. Hindi rin maaninag sa CCTV footage ang plaka ng sakyan. Nag-iimbestiga ng Malasiki Police para matunton ang nakadisgrasyang driver. Sa Dagupan City, nagkaharap naman sa istasyon ng pulis ang tsuper ng jeep na si Eli Canlas Jr. at isang traffic enforcer. Hinilig ng enforcer na huwag na siyang pangalanan. Reklamo niya, binangga siya ni Canlas matapos niya raw itong sitahin dahil sa pagbaba ng pasahero sa no unloading zone. Tumanggi raw si Canlas sa ilabas ang kanyang lisensya at pinagmumura pa mo ng enforcer. Tinawagan ko po yung kasama ko para magpatulong. Pumunta pa ako sa harapan ng jeep niya, about 1 meter po yung layo. Tapos bigla na lang bigla ako may nagbump sa likod ko, ma'am. Kaya po ako natumba. Rumisponde ang pulisya at dinalang dalawa sa police station. Sinubukan ng Geminis na kunan ng pahayag si Canlas pero tumanggi siya. Napag-alamang hindi ito ang unang pagkakataong nasitang naturang driver dahil sa paglabag sa batas trapiko. Base sa record ng otoridad, may patong-patong siyang traffic violations kabilang ang speeding at failure to obey police order. Desidido ang traffic enforcer na magsampan ng reklamo. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.